Welcome to my YouTube channel. In this video, i-share ko nga pala sa inyo kung ano yung mga dapat i-consider, ano ba yung mga dapat idagdag na additional accessories, to ano ba yung mga dapat i-consider para protektahan ang iyong device. Para siyempre, maging matibay at magtagal, di ba? Welcome to my YouTube channel. In this video, i-share ko nga pala sa inyo kung ano yung mga dapat i-consider, ano ba yung mga dapat idagdag na additional accessories. Ang Insta360 Ace Pro o DJI Action Cam Pro or GoPro. So ano ba yung mga dapat i-consider na mga additional accessories para protektahan ang iyong device? Para siyempre maging matibay at magtagal, di ba? Share ko sa inyo kung ano yung mga basic na kailangan idagdag. So meron akong Insta360 Ace Pro. Kailangan mo rin ng DJI microphone Bluetooth. Mas maganda siya kasi kung Bluetooth yung gagamitin mo, so pwede kang mag-move kung saan-saan. Tsaka siyempre, pwede kang long distance na nakakapag-vlog na malayuan sa iyong device. Although pwede ka rin naman gumamit ng wire katulad nito. Pero mas convenient ako sa paggamit ng DJI microphone. So kailangan din natin ng filter. So ito yung windshield ng ating DJI mic. So para kahit mahangin, clear yung ating voice. Kailangan din natin ng Insta360 Invisible Selfie Stick. So magnetic mount. Kailangan din natin ng cover protection. So yung itong cover protection na to, para hindi maipit yung iyong Insta360 or GoPro, so maganda kung meron siyang cover. So eksakto yan, so matibay. Pwede mo naman siyang ilagay sa bag mo. So very handy tsaka portable. Plus, makailanganin din natin ito. Ito yung in-order natin sa Temu. This is magnetic quick release mount. Maganda to kasi makatibay at tsaka super ang lakas ng kapit niya. So try natin. So nakita niyo yung mount na to. So pag kinlip natin siya rito, kagat na kagat to, ang bilis lang, within one click. Sobrang tibay. Hindi ko basta siya matanggal. Ang lakas. Di ba? Ang lakas ng mounting niya. Sobrang tigas. Napakatibay. So ayan, isulit natin. Within one click. Sobrang tibay niya. So press mo lang yung red button sa dalawang side. Sa'yo naman siyang tanggalin. Yes, sobrang tibay niya talaga. So kailangan ko gumamit ng dalawang kamay din. Lagi ko ng ganito. Pasama niya sa box. Ito yon. Ito yung by default made by Insta360. Pero medyo naglulus siya eh. Kaya mas maganda kung meron kang ibang model na mas magandang klase. So ito yung by default, so matagal siya tapos umaalog siya, kaya mas maganda yung isa matibay. Then aside from that, syempre kailangan din natin ng screen protector. So screen protector, so iwas gas kasi to guys, to prone sa scratch yan. So yan itong pinaka main lens tsaka yung front screen. So ayan, tsaka syempre yung LCD. So yung LCD na to, so prone yung sa scratch. So mas maganda, kailangan bumili na tayo ng screen protector kasi yung action camera napakamahal. So hindi naman ganun kadali mag-ipon ng pera para pag na-scratch na kasi yung pinaka main lens niya, wala na. Sayang na. Hindi ka na makakuha ng magandang quality. Magkakaroon na ng line sa screen. So, importante ito. Yung mga importante na kailangan mo. Screen protector. Aside from screen protector, so, meron din tayong kailangan na i-consider katulad nito. So, ito naman yung frame. So, ito yung frame. Ito siya. Hindi ko pa siya na gagamit. So, ito yung frame. May kasama siyang Allen. Allen range at saka yung kanyang para sa vertical, susubukan natin. So ito kahit bumagsak yung ano mo, yung camera mo, yung action camera mo, so protected pa rin siya. So open lang natin dito siya. Yan. Press natin yung button. Press natin siya rito. Angat mo lang. Then so ito siya. Guys,
So kailangan natin ng frame. So for safety. Yan. Then so yan. So nakita nyo naman yung aging niya. So kahit pa paano, malaking bagay na yun guys pag nasa bicycle or nasa sasakyan na rumalog or bumagsak man, protected pa rin. Pero syempre, meron pa rin siyang pros and cons. So, napipilip pa rin natin yung screen yan. Updatable pa rin yung screen yan. So, no issue, side to side, 360. Well protected siya. Pero wag lang siyang mababagsak ng pag-ano. So kung naka-flat siya, so hindi tatama, kung naka-flat siya ng ganun, hindi pa rin tatamaan yung LCD niya kasi medyo naka-emboss to. Ito, naka-emboss yung side niya. Ang cons niya lang, itong ano niya, front lens itong camera. Kasi naka-ano siya eh, naka-angat siya, so pwedeng magasgas. So kailangan talaga natin na screen protector. Or kung bumagsak siya ng ganun posisyon, so pwedeng babasag. Tsaka itong LCD. So, hindi pa rin siya fully protected. At syempre, meron din tayong bicycle mount. Siya, importante itong bicycle mount. Pwede siya sa motorcycle or bicycle mount. So, ito yung ating bicycle mount. So, ayan. So, magandang klase itong ating biniling bicycle mount. Sa yung bicycle mount na to, so, pwede mo siyang ilipat sa harap yung recording, pwede mong ilagay sa likod. So, pwede siyang movable. So, kung nagbablog ka sa harapan at ilulus mo lang siya ng konti, so pwede mo nang ikot ulit. Tiangat to. At continue na yung vlogging mo. So, movable siya. Kasi kung hindi siya movable, so pwede siyang ganun kataas, pwede ganito. Tara, subukan natin. Tanggalin natin to. Ito kasi para sa mga Insta360, sa iba pang mga gadget, kasama na siya sa loob. Magnetic rig. So, ito yung magnetic rig. So, ipapasok natin ito dito. Yan. Then, ito yung kanyang pole. Yung rig niya. Pasok na natin to. Kita natin. So, yan. Ito yung kanyang magnetic. So, diba? So, pwede mo siyang itayo ng ganito. Actually, pwede mo na siyang gawing ano, selfie stick. Pwede ka na mag-record ng ganito. So, movable siya. Loose mo lang ng konti. So, pwede mo na siyang ibaba ng ganito. So, pwede mo na siyang iharapan ng ganyan. So, ayan. So, ito yung bracket niya. So, movable yan. So, pwede mong harap ng ganun. Kung nasa bisikleta ka or nasa motor. Pwede side, front, side. Or pwede siyang patayo na ganun. Pwede mo siyang itayo na ganyan, na ganun kataas. So, ayan. So, yung magandang klase. So, kailanganin mo rin kung mas gusto mo mas mabilis makapag-transfer o makapag-edit sa computer mo. So, kailangan mo rin ng flash drive, card reader, para ma-i-transfer mo yung video recording mo doon sa device papunta sa computer. Or, flash. Dito ako nag-edit sa aking mobile gamit yung CapCut application. So, yun lang guys. Share ko lang sa inyo yung mga basic accessories na kinakailangan natin sa pagbablog. Kung kaya natin na magkaroon kaagad, so mas maganda kasi makaprotektahan yung ating device. So, ito yung ating frame. Then, meron tayong motorcycle or bicycle mount, movable, screen protector, front and back, DJI microphone, filter, kasama na siya, selfie stick, 2-in-1. So, pwede siyang tripod, pwede siyang selfie stick. Yung ating case. Thanks for watching and see you in my next vlog.